today's video, mag-unbox tayo ng Redmi Note 10 Pro. Ito yung kauna-unahan kong Redmi phone or Xiaomi phone. Okay. So, usually kasi ang mga telepono ko lang ay iPhone or Samsung. So, for the first time, bumili ako ng Redmi Note 10 Pro para i-unbox natin ngayong gabi. Okay, nabili ko siya sa The Vault sa halagang 13,590. At maswerte tayo dahil may kasamang store freebie na LazyTech power bank at meron pang Xiaomi gift only box. Pag bumili ka ng Redmi Note 10 Pro, may kasamang ganito. Or ewan ko lang kung depende sa store yata. Pero yung store na pinagbilan ko, yung The Vault nga, binigyan ako ng black box ng Xiaomi. Ah, lagayan ng ano, ng power bank. Xiaomi keychain. Ang ganda. Xiaomi keychain. Yan. Tapos ito, lagayan ng calling card yata to. Okay? Ganda. Tama. Or lagayan ng cards, credit cards, calling cards, ID. So yan. So yan yung kasama sa unang drawer. Wow! Bluetooth speaker daw to. Itatry natin kung maganda yung tunog. Okay siya. Xiaomi. Bluetooth speaker. Ba? Biruin mo yun, may kasamang ganito. 13,590 lang, may kasama pang ganito. USB cable. Ayan. So, pag magta-transfer ka ng data, or kaya magcha-charge ka, ito pwedeng gamitin ito. Ito yung housing para sa Bluetooth headset ng Xiaomi. So, ito ulit. Lagayan ng power bank, lagayan ng calling cards, IDs, credit cards, ATM cards, tapos keychain. Ganda. Thank you, Xiaomi. First time ko lang nagkaroon ng Xiaomi phone. Sana hindi ko siya pagsisihan. Ito naman yung store freebie. Pag bumili ka sa The Vault ng Redmi Note 10 Pro, bibigyan ka nila ng LazyTech mini power bank. So ayan. Sa box, okay naman yung box niya. Simple lang. Wala namang nothing special about the box. Sa gilid, merong Redmi Note 10 Pro. Okay, tapos ang nabili ko ay Redmi Note 10 Pro Onyx Gray, 8GB RAM, 128GB ROM. Okay, tapos meron tatlong kulay yung Redmi Note 10 Pro. Ito yung nasa akin, yung Onyx Gray. Tapos meron pa yung color blue. Tapos yung bronze. So, tatlong colors yon. So, ayan, punta na natin yung box. Buksan na natin. So, na-unbox ko na namin to sa store. Papakita ko lang sa inyo yung laman ng box. Anyways, marami naman na kayo napanood sigurong unboxing video. So, etong unboxing video na gagawin ko, hindi ko na masyadong i-detalye yung mga specs. Kasi alam nyo na yan, panigurado. Dito nakalagay yung SIM ejector. Tapos, dito naman yung housing. Yung free jelly case. Ito yun. Ito yung itsura ng free jelly case. Okay. Tapos, ito yung phone. Dito nakalagay yung phone na to. Tapos, pag binuksan mo, dito nakalagay yung USB Type-C cable at 33 watts fast charger. Okay, ito yun. Ayan, ginamit ko na siya kaya wala na sa box. Ayan, nasetup ko na siya at nakapag-download na ako ng mga applications. So, itong Redmi Note 10 Pro, yung front at saka yung back ay glass. Corning Gorilla Glass 5. At meron siyang IP rating na IP53, meaning dust
and splash proof siya, pero hindi siya pwedeng ilubog sa tubig. Hindi niya siya pwedeng ilubog sa tubig, pero pwede siyang matalsikan. Tapos meron siyang punch hole. Ito yung 16 megapixel na front camera ng Redmi Note 10 Pro. Okay? Sa ilalim, nandito yung speaker. Ito yung USB Type-C port para pang magcha-charge ka. Ito yung microphone. Okay, sa kaliwa. Ito yung SIM tray. Itong SIM tray na to, pwede ka maglagay dito ng dalawang SIM cards at saka isang micro SD. Sa ibabaw nandito, good news, meron tayong headphone jack. Meron na naman tayong speaker ulit. Tapos isang microphone ulit at saka IR blaster. Okay, yung IR blaster pwede mo daw siyang magamit as a remote control sa mga appliances ninyo like TV. Dito naman sa kanan, meron tayong volume rocker at saka ito yung power button at the same time, fingerprint scanner. Okay? I-test natin kung mabilis ba yung fingerprint scanner niya. So ayan, naka-off. Mabilis. Ulitin natin. Mabilis ha. Ulitin natin. Mabilis. Grabe Xiaomi ha. Ayan, ang bilis. Bukod sa fingerprint scanner, pwede mo rin siyang ma-unlock via face ID or face unlock. Pag-usapan natin yung screen. Meron siyang 6.7 Full HD Plus AMOLED display na naka 1980x2400 resolution na meron pang 120Hz screen refresh rate. Biruin mo yun, nasa 13,590 price point lang to. Pero meron ka ng AMOLED screen at meron ka pang 120Hz screen refresh rate. Okay? Sa flagship nyo lang makikita yung mga ganyang features na yan. Okay? Kaya good job kay Xiaomi. Dahil sa murang halaga, kinumbay nila yung dalawang mahalagang features ng isang smartphone. Kaya napakaganda na magiging media consumption ninyo. Kung mahilig kayo mag-Netflix, kung mahilig kayo manood ng video sa YouTube, kung mahilig kayo manood ng pelikula, napakaganda at may enjoy nyo nang gusto yung movie na panonoodin ninyo. Pag-usapan naman natin yung battery. Yung battery ng Redmi Note 10 Pro, meron siyang 5,020 mAh battery capacity. Capable siya ng 33 watts fast charging. Meron siyang MIUI 12 software over Android 11. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 732G na chipset. So sa front camera, meron siyang 16 megapixel front camera na pwedeng makapag-record ng up to 1080p at 30 fps lang. Okay? Ayan o. Oh. Hello! Ayan. Ayan nga, tama yan. 1080p at 30 fps, yun yung maximum na pwede nating ma-record using the 16 megapixel front camera ng Redmi Note 10 Pro. Okay, meron tayong 108 megapixel main camera lens. Tapos meron tayong 8 megapixels na ultra wide lens, tapos 5 megapixels na macro lens, at meron yata siyang 2 megapixels na depth sensor. So ayan. So makikita natin sa photo, meron ditong pro mode, video mode, photo, portrait, at saka yung more. Sa more, nandito yung night mode, 108. Kung gusto ninyo na magamit yung 108 megapixel, pupunta kayo sa more, tapos ikiklik nyo itong 108 megapixels. Short video, panorama, documents, vlog, slow motion, time-lapse, dual video. Itong dual video na to, ito yung pinaka, isa sa pinaka-paborito kong features ng Redmi Note 10 Pro. Kasi dito, pwede nyo na magamit ng sabay yung front cam at saka yung rear camera ng Redmi Note 10 Pro. Kung naalala nyo yung LDAP, yung may split screen, ganun, pwede na kayo mag-LDAP sa inyong vlog. Okay? Tapos meron pang long exposure, clone. Alam nyo ba guys, maganda yung macro camera ng Redmi Note 10 Pro?
Hindi lang siya yung parang pandagdag lang sa camera lens ng isang phone. Ayan. Test na rin natin yung speakers. Ayan yung highest volume. Ang ganda. Inaana na natin. Inaana natin. Pero guys, malakas yung sounds niya. Bagal naman. Okay. Ayan, tinuturuan pa tayo. Hindi kasi masyadong mag-games eh. Uy, napalayo ako. Ang pangit ang bagsak ko. Nako, lagot ako dito. Yun, buti na lang, mayroon ko na. ...20% kanina to ng 8:12 ng gabi. So, chinarge ko siya. So, by 9:12 PM, naging 70% siya. So, after 1 hour, nadagdagan ng 50% yung battery ng Redmi Note 10 Pro. Sino ba ang dapat bumili ng Redmi Note 10 Pro? Okay. Ang mga dapat bumili ng Redmi Note 10 Pro, yung mga mahilig sa AMOLED screen, yung mga gusto ng matagal ang battery ng cellphone nila, yung gusto nila ng 120Hz screen refresh rate, at murang halaga. At yung expandable yung memory, at yung may headphone jack, at may dual speakers na maganda ang sound quality yung pinoproduce. Yan ang mga taong dapat bumili ng Redmi Note 10 Pro. Okay? So, sino yung mga hindi dapat bumili ng Redmi Note 10 Pro? Sila naman yung mga hardcore gamer at walang pakialam sa AMOLED screen basta mataas yung graphics at nakakapaglaro ng mga Genshin Impact or Genshin Impact sa highest settings. Ito yung mga taong hindi dapat bibili ng Redmi Note 10 Pro. Taong naghahanap ng 5G connectivity, yun yung mga hindi dapat bumili ng Redmi Note 10 Pro. Pero since ako meron na akong 5G capable na phone, so hindi ko na after sa Redmi Note 10 Pro yung 5G kasi meron na akong 5G capable na phone, yun ngayon iPhone 12. So backup phone ko lang to, at para sa media consumption, para nood ng mga pelikula at maglalagay ako dito ng mga music. So hindi ko kailangan ng 5G dito sa phone na to, at ang after ko dito yung camera, okay, at yung display. Kaya ito yung binili kong cellphone as my backup phone. Okay? Hindi ako bumili ng Poco X3 Pro na halos magkapresyo sila. Hindi rin ako bumili ng Samsung Galaxy A52 dahil mas maganda ang design ng Redmi Note 10 Pro kaysa sa Samsung Galaxy A52. At mas mura pa siya. At mas maganda pa yung camera ng Redmi Note 10 Pro kaysa sa A52 ng Samsung. So ayan po yung ating unboxing at mini review ng Redmi Note 10 Pro. So maraming salamat po. Una-una kay God sa binigay niya sa aking money pambili po ng aking backup phone. Okay, pangalawa, maraming salamat sa mga Mang Inasarians at mga ka-BGS na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat sa inyo kina Lance Utlang, Selvin, Steve Ablier, at sa mga gusto mag-vlog, magsimula ng YouTube channel nila, mare-recommend ko sa inyo tong phone na ito kasi napakaganda ng rear camera niya. Basta naka 1080p lang ha. 1080p at 30fps. Napaka-stable ng camera. Pati yung front cam niya, napaka-stable. So, mare-recommend ko to sa mga taong gusto magsimula ng YouTube channel nila. So, ito na ang gamitin ninyong phone para sa inyong YouTube channel kasi mura lang yung
phone na ito, pero maganda yung mapoproduce na video quality. So ayan, mga Inasharians, mga ka-BGS, maraming maraming salamat sa suporta. And muli, maraming maraming salamat kay God sa perang binigay niya sa akin, pambili ng Redmi Note 10 Pro. So see you on my next vlog, mga Inasharians, mga ka-BGS. Salamat muli sa suporta. Lance Utlang, Selvin Steve Ablier, at sa maraming maraming pang iba.